COVID-19. Dito sa atin sa Pilipinas, almost 2.5 months na, o 2 months. 2 months na yung lockdown natin. Ano? Oh, tawag niyan, quarantine. So far, lumuluwang na yata kasi nasa general quarantine na tayo. Modified na ba sa atin? GCQ pa rin? Tarnak? Wala. Totoo ba? Kasi ako may nag-positive. Babalik lang sa dati. Hindi nga totoo. May nag-positive ulit? Sa Tanak? Hindi natin lang ako siya dito. Pero may nakasalang mo siya. So, tinitinan ko sa publication ng Facebook. Ang case natin sa Pilipinas is 20,623. Dami ano, dumadagdag. Sa global, sa buong mundo, 6,732,000. Sa Pilipinas ang mga namatay almost 1,000 na. Sa buong mundo almost half million na. Hindi pa naman million. So 394,000. So we are hoping na makapanalangin natin na makakuha ng gamot at ano ba yan? Immunization. Kasi yung virus nandiyan na yan. Okay. Kailangan na lang yung mga tao maghanda. Pag makapitan ka, dapat palakasin mo lang yung resistensya. So hindi na yan mawawala. Parte na yan ang ating global system. Parang ganyan, parang trangkaso. Diba? Yung trangkaso, yung virus, nasa sanlibutan na yan. Kaya nga lang, yung trangkaso meron ng gamot, merong bakuna, yung mga kumakalat na sakit. So, ang totoo lang, sa buong mundo, mas marami ang namamatay sa stroke, maraming namamatay sa kidney failure, maraming namamatay sa heart attack kumpara sa COVID. Kaya nga lang, ang mundo nag-aalala na wala pa daw gamot, wala pa daw pang-immunize. Okay? Kaya yung iba natataranta, yung mga gobyerno. Amerika, gulong-gulo, dahil sa yung mga tao walang magawa, merong isang namatay na tao, at yun ang naging dahilan. Nagkakaroon ng mga demonstration, ang minsan nagkakaroon pa ng riot sa iba't ibang syudad sa Amerika. So, yan ang nakakalungkot. Tayo dito sa Pilipinas, medyo kaunti lang ang case natin kumpara sa ibang bansa. Ang kailangan magi tayong handa palagi, physically and spiritually. Yan ang napakahalaga. Dahil pag tayo matatag spiritually, makapitan man tayo niyan, makakatulong yan sa atin. Kasi pag yung emotion natin matatag, yung ating immune system, lalakas din. Sa ngayon sa balita, yung mga namamatay ng may kaso, parang 2% lang, 3%. So, hindi naman masyadong mataas. At yung mga bata, hindi naman masyadong apektado. Apektado yung mga lolo at lola kagaya namin. So, sa mga kabataan, unless na lang na meron kayong sakit. Pero hindi ibig sabihin na magi tayong kampante, hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-ingat. So, magsunod tayo sa sinasabi ng gobyerno. Kung mayroon social distancing, i-observe it. Kasi yun naman talaga ang objeto ng ating government na matulungan ng bawat isa na hindi na tayo maging parte pa na magkalat. Okay. Kasi pag isa sa inyo nakakuha doon sa bayan, pupunta kayo sa pamilya ninyo, pwede kayo ang magiging instrumento na mahawa ng pamilya nyo. Ayaw natin yon. Kasi ang policy ng gobyerno, pag nagka-COVID kayo, pag namatay, susunugin na daw. Hindi na pwedeng maglamay. Pag nadala kayo doon sa quarantine area o sa hospital, hindi pwede kayong bisitahin. Di ba malungkot yun? Kaya pwedeng, sino dadamay doon sa inyo? Kaya tatay nyo, ululan nyo na nandoon. Kawawa naman sila. So, huwag nyong
maging dahilan na tayo ang maging career sa family o sa community natin. So, yan ang ating update. So, ngayon, sa spiritual side ng ating pagkain, nanonotice nyo ba ang ating message ngayon, series, kung saan ang gagaling? Sa Book of First Corinthians. So, I decided na dito natin kukunin ang ating mensahe every Sunday hanggang matapos natin ito. So, last Sunday, ang topic natin is about the temple of the Holy Spirit. Okay, tungkol sa Diyos, na ang katawan natin ginamit ng Panginoon para maging niyang tahanan. Ngayon, sa 1 Corinthians chapter 8, laktawan natin sa 1 Corinthians chapter 7 kasi ang pinaka-topic doon ay tungkol sa mga mag-aasawa. Although meron din na tinapik tungkol sa mga single sa gustong mag-asawa, pero saka na lang natin yan talakayin pag medyo ready na kayo na mag-asawa. Pwede naman natin talakayin yan tungkol sa mga nai-in-love, okay, mga single. Pero hindi pa kayo most probably ready doon. Pero gawin natin na topic na akma sa inyo. Yung mga nai-in-love dyan, yung mga niniligawan, yung mga nanliligaw. So, i-relate natin yan doon sa chapter 7 ng 1 Corinthians. Kasi most of the time, doon tayo nagkakaroon ng problema. Pag yun ang pinag-usapan yung COVID. Ay, hindi. Cupid. Ay, yung Cupid. Cupido. Ay, Cupido. Pag yun ang nag-atake sa atin, pag out of control tayo, uy, hindi nakikinig sa nanay, hindi nakikinig sa tatay, hindi na nakikinig sa kaibigan, hanggang hindi na nakakonsentrate, hindi nakatapos sa pag-aral. Yun, mahirap. Maraming nabibiktima ng ganyan. Pero ay nalalayan ko na hindi kayo dapat ma-biktima sa ganun, na hindi nyo makontrol ang ating sarili kasi na-inlove. Anong pakialam ko sa inyo? Na-inlove ako. Okay? Sinong susundin ko? Hindi naman kayo makikisama. Ako naman. Hindi naman kayo ang magpapakasal. Ang batang-bata pa na ang atwirin ng ganyan kasi hindi nyo makontrol yung kanyang emotion at ang kanyang puso. So anyway, laktawan natin yan. Ipaghanda ko yung misis tungkol dyan para naman masyado kasi matured si chapter 7 tungkol sa mag-aasawa. Okay? Pero may mga topic naman dito tungkol sa mga kabataan na nai-inlove kung ano tayo magpili ng ating bibigyan ng pansin. So anyway, sa chapter 8, gusto kong bigyan pansin dito sa chapter 8. Ang pinaka topic talaga dito tungkol sa iisang Diyos. Okay? Tungkol sa iisang Diyos, ang nabanggit dito, although nabanggit dito ng Apostol Pablo, yung tungkol sa paghandog sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Pero kung titingnan mo, ang pinaka-positive na topic dito tungkol sa iisang Diyos, kaya gusto kong bigisigan ng pansin ito, iisa lamang ang Diyos. Sa verse, makita natin yan sa verse 4, sabi niya, tungkol sa mga pagkain ng dog sa Diyos, Diyosan, alam natin walang kabuluhan ang mga Diyos, Diyosan. At iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabing mga Diyos sa langit at sa lupa, at maraming tinatawag ng mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang atin, iisa lamang ang Diyos. Ang Ama na lumikha ng lahat na bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Isa lamang ang Panginoong Hesus Kristo. Sa magitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Sa magitan din niya, nabubuhay tayo. Napakaganda yung definition ng iisang Diyos dito. Okay? Bago pinaliwanag na Apostol Pablo yung iisang Diyos, ay bago niya ipinaliwanag yung pagbigay ng mga handog sa mga Diyos-Diyosan, binanggit ni Apostol Pablo na mayroong isang Diyos. Kasi walang dahilan tayo ng mga tao na maghandog pa sa iba't ibang klaseng Diyos kasi mayroong isang Diyos. Yung isang Diyos na ito, sinabi ito ng Apostol Pablo, siya ang naglikha.
Siya ang nagbigay sa ating buhay. Siya ang nagligtas sa atin. Yan dapat ang makilala niyong Diyos. Yung tunay na Diyos. Lumikha ng sanlibutan. Lumikha ng lahat na nakikita natin dito. Sa Book of Romans, sinabi doon ni Apostol Pablo na walang dahilan na ang mga tao na hindi nila malaman ang Diyos. Kasi tumingin ka lang sa langit, tumingin ka lang sa kapaliguran, makikita mo na, makikilala mo na ang Diyos. Pero nakakalungkot sa chapter 1 ng Romans na nandoon ang dahilan na makilala nila ang Diyos, pero anong ginawa ng mga tao? Hindi nila in-acknowledge yung tunay na Diyos. Okay. Kagaya dito sa 1 Corinthians. So, napakaganda pag makilala natin ang iisang Diyos. Tunay na Diyos. Dahil ito ang magbibigay sa atin ng buhay, ito ang magbibigay sa atin ng encouragement, ito ang magbibigay sa atin ng liwanag, ito ang magbibigay sa atin ng courage na hindi tayo matatakot na kahit merong mga tao na nagugulo ang isipan, kilala mo ang Diyos, alam mo. Niligtas ka ng Diyos, alam mo na pagdating ng Panginoon, naghihintay ka sa Kanya. Alam mo na magkaroon man ng gira, alam mo na nasa Panginoon ka. Ngayon na palagi lang nakikita, napapanood yung worst na nangyari sa COVID. Pero pag may mga balita na ang Amerika at ang US, nagkaroon sila ng Cold War. Ibig sabihin, nagbabantaan sila, lalo na nangyari ngayon sa COVID na itinago niyang China, na supposed to be, hindi lalinihim yung nangyari sa Wuhan. Pero inilihim nila na nag-spread out na ang daming pasahero galing sa Wuhan, nakapunta na sa iba't ibang mga bansa sa Europe, sa Amerika, tinatago pa rin ng China. Kasabwat yung World Health Organization. Nung isinabi nila na contagious, grabe, nag-spread out na. Yung mga unang mga doktor sa Wuhan na mayroong sakit na contagious ng ito, sinupress ng CCP, Communist Party of China Communist Party. Yung government ng China, napakatindi. So, ngayon, nakatutok yun doon, yung World Health Organization. Actually, tinanggal ng US yung suporta sa World Health Organization kasi pikon na pikon sila na yung Director General ng WHO nagagano ng China. Hindi siya maka-imit. Hindi niya sinasabi ang katotohanan kung nasusubaybayan nyo. Okay? Na supposed to be yung World Health Organization, siya yung organization na siya ang magpapaliwanag, pero siya ang nagtatago ng katotohanan kung bakit nag-spread out yung virus. Kung bakit ngayon hindi na makontrol. Ngayon nagkakagulo yung mga superpower, China, Amerika, Russia, at ibang European countries, kasi lahat apektado. Yung economic situation, apektado lahat, hindi lang yung China. Okay? So, nagisilos na yung pati Australia. Kaya, pagandaan natin, we don't know, maybe ito na yung Third World War. Kasi, alam natin ang nangyari sa China si... Anong ginawa ng China? Kaya, well, di ba sinakop nila yung 9-dash line? Pati yung sa Pilipinas, lahat ng neighboring country sa Southeast, gusto nila sa kanila na yon. Ang Amerika hindi pumapayag, hindi. Hindi kami dumaan dito. Kaya pag dumadaan doon ng Amerika, yung mga pandigma nila, sinasabi ng China, hindi, sa amin na ito. Pero hindi takot ng Amerika. Sige. Kaya pwedeng magsiklab ang digmaan sa buong mundo. Yung Hong Kong, supposed to be, meron silang ibang policy, democratic supposed to be, pero sabi ng China, hindi na. Yung Taiwan, di ba ang Taiwan? Sabi ng China, hindi, isang probinsya namin kayo. One China policy. Pero yung Taiwan, gusto ng Taiwan na sila independent. Okay? So kaya pag sinakop yan ng China, tutulungan ng Amerika, din magkaroon ng gulo. Hoping na tayo hindi bumbahin. Kasi yung presidente natin pumapit sa China. Takot siya na bumbahin ng Pilipinas. Pero magkasundo naman ang supposed to be ang Pilipinas at ang
Amerika. Pero sabi ng president natin, ay, wala tayong laban dyan. Pag binumba tayo, wala agad tayo. Kaya nakipagkaibigan sa China. Kaya yung ginagawa nila dyan sa South China Sea, na ginagawa nila ng base sa amin na ito, suposubi sa Pilipinas yun, hindi na mababawi. Ganyan ang kalagayan natin. So, dumating man yung punto na magulo ang mundo, tayo na mga mananampalataya, mayroon tayong Diyos na magbibigay sa atin ng kaliwanagan, lakas, at hindi dapat tayong magaya ng iba na hindi alam ang gagawin pag dumating yung sakuna na yun. Okay. Ang paghahawakan natin na tayo mananampalataya, anuman ang mangyari, tayong ligtas spiritually. Mauna naman tayong mamatay, meron tayong katahimikan ng Panginoon, bubuhayin tayo sa salubong tayo sa Kanya. Kalangin tayo. Yung mga tao na hindi nakakilala sa Diyos, takot silang mamatay, di ba? Takot sila na ganito ang mangyari sa kanila kasi hindi sila handa. Pero pag ikaw ay nakakilala sa tunay na Diyos na sinasabi dito na naglikha ng lahat, sabi niya, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, tayo nabubuhay para sa Kanya, isa lamang ang Panginoon Jesu Kristo, sa magitan niya, inilikha ang lahat ng bagay, sa magitan din niya, nabuhay tayo. So nabuhay tayo physically, nabuhay tayo spiritually, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng katayuan na bilang anak ng Diyos. So kung nakilala niyo ang tunay na Diyos, iisang Diyos, meron pa bang dahilan na maghandog kayo sa mga Diyos-Diyosan? Wala na. Yung mga naghahandog sa Diyos-Diyosan, yung hindi nakakilala sa Diyos. Ano ang ginagawa ng mga tao hindi nakakilala sa mga Diyos-Diyosan? Kasi hindi nila kilala ang Diyos, gagawa sila ng paraan para maapis nila yung Diyos nila. Pag sinabing Diyos-Diyosan, marami mga Diyos-Diyosan. Sabi ito ng Apostol Pablo, sadya, ipinaliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkain hinandog sa Diyos-Diyosan. Alam natin, may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbunsod sa tao upang magpalalo. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya at hindi pa nakakaalam ay dapat niyang malaman. Ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa kanya. Okay, kilala ng Diyos, kilala ka ng Diyos kung kayo'y umiibig sa Kanya. Kilala ba kayo ng Diyos? Kilala niyo ba ang Diyos na isa? Dapat lamang. Pag kilala mo siya, huwag na kayong magtsamba-tsamba o gagaya pa ng sinabi, ay, gusto kong maging religyoso ko ngayon. Gusto ko na maging mag-serve. Kukuha ka ng something na to honor that kind of God, tawag niya mag-atang o mag-alay. Huwag niyo nang gawin. Kasi, ang tunay na Diyos, hindi dapat binibigyan ng ganon. Okay, so, sa verse 17, subalit, hindi lahat ng kaalaman nito ay may ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, ang akala nila ay handog pa rin sa Diyos-Diyosan. Ang kanilang kinakain, palibhasay kulang ang kanilang kalaman na bagabag ang kanilang kalooban sa pag-akalang sila'y nagkasala. Hindi dahil sa pagkain, kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng gayon at ganitong pagkain. At wala rin kabutihan may dudulot sa atin kung tayo may kumakain yun. Okay, anong ibig sabihin ito ni Apostol Pablo? Nagi tayong banal, hindi sa pagkain, di ba? Paano tayo naging banal? Paano tayo naging anak ng Diyos? Nang manampalataya tayo. Ngayon, ang problema sa mga Corinthians believer, naghandog sila. Ang paghandog noon, hindi yung paghandog ngayon ang maliliit lang. Hinahandog nila noon yung mga hayop. Pagkatapos na hindog nila, itinitinda yun sa market. Ginagawa nilang pagkain.
ang paghandog ng mga tao ngayon, hindi ganun. Tompi lang. At hindi mo, kinakain ba niyan? Pakatapos niya, dog? Hindi rin, di ba? Hindi rin. Bawal din dahil, di ba? Pag inatang, hindi mo dapat kainin yun. May mga tao ngayon, nag-aatang pa. Pero ang iba, kinakain din yata. Ang iba, hindi. Pero bawal kainin yun. Ah. Pero, ang iba, pinag-aatang doon sa... Minsan, inaatang yung lindin sa Diyos sa kanilang mga mahal sa buhay, yung mga pumanaw. Okay? Yung mga kaugalian. Pero, ano ba ang mangyayari pag kinain yun? Sabi dito, ang pagkain sa tiyan. Hindi ka magiging banal dahil sa pagkain at hindi ka rin dapat magkakasala dahil sa pagkain. Ito ang paliwanag ng Apostol Pablo. Sabi yan, ngunit pag-ingat kayo, baka paggamit ninyo ng kalayaan kumain ng anumang pagkain naging sanhi sa pagkakasala ng may hina sa pananampalataya. Kung kayo'y may sapat na kaalaman na, ay kumain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita kayo ng may hina pa sa magitan sa pananampalataya, hindi kaya sila mabuyong kumain niyon bilang handog sa mga Diyos-Diyosan? Kaya't dahil sa inyong kaalaman ay napahamak ang kapatid ninyong mahina pa na naging dahilan din sa kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid na itinanim ninyo sa kanyang isipan na maling paniniwala. Kaya kung dahil sa pagkain ay magkasala ang ating kapatid, hindi na ako kakain ng karni upang di siya magkasala. So, sabi ni Apostol Pablo, yung paghandog sa mga Diyos-Diyosan, ginawa yun ng mga unbeliever, di ba? Pero pwede bang kainin yung hinandog na yon? Yung iba kinakain. Sa mga unbeliever, walang problema yon. Sa mga believer, wala rin problema kasi hindi ka naman magiging banal dahil sa pagkain, hindi ka rin magkakasala dahil sa pagkain. Pero sabi ni Apostol Pablo, kung ang pagkain na nagiging dahilan na ang iyong kapatid na mahina sa pananampalataya magkakasala, huwag ka nang kumain. Ibig sabihin, halimbawa, kayo, may mga sa dito kasi hindi uso dito sa North yung pistahan, di ba? Uso rin dito? Sa amin, pag may pista, sa barangay, lahat no, isang barangay niyan, halimbawa sa bayan namin, may naka-schedule niya na bawat araw may pista sa buong bayan, sa buong probinsya. Pag may pista, halimbawa sa aming barangay, May 11, kabilang barangay, May 1, sa sunod na barangay, May 4. Pag during pistahan, kahit hindi ka na mo isa bahay, maglipat-lipat ka na lang sa mga kamag-anak, kung meron kang kamag-anak. Okay? Hindi pwede, yung mga may kaya, magkakatay sila ng baboy, o iba, baka, tapos yung mga kamag-anak nila, pag during pista, pupunta doon, makikikain. During those days, bago yung pista na yon, na hindi sila umiikot sa buong barangay, iniikot nila, ipinoprosesyon nila yung kanilang Diyos-Diyosan, o kaya patron. Nanalangin sila doon. Pag bispiras ng gabi, mayroon na yung sayawan. Okay? Ang tawag doon sa aming benepisyo. Halimbawa, ikaw yung mga dalaga, pupunta kayo doon sa sayawan, kukulungin yung ganyan na yan, yung mga babae nandoon, yung mga lalaki magbabayad, baka makakapasok doon. Pag may tugtog, kukunin yung dalaga, magsasayaw kayo doon.
Samsung, di ba ganito? Pero walang bayad. May bayad. May bayad yung lalaki. Para magkapera ang barangay. Para magkaroon ng pundo yung barangay o kaya yung organisasyon. Ngayon, pagpupunta kayo doon, dapat magsasayaw kayo. Ay, umay di ba? Pero ngayon, iba na doon sa amin. Lahat na magbabayad. Sa babae at lalaki, pupunta sila doon, gusto mong sumayaw, babayad ka. Parang sayaw kayo doon. Hindi kayo nakaka-relate? Yan ang kagwalian doon sa amin. Okay? So, pero, during that night, nagkakatay na yan ng mga baboy, nagkakatay na yan na kung ano-ano para sa mga bisita. Okay? Kahit mahirap, pwede kang kumatay, pwede kang mangutang para magkatay, para ipakain sa mga bisita. Yun ang kaugalian doon sa amin. So, ngayon, ang iba, hindi na namalayan na yung pala ay hinahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Pero sabi nila, hindi naman ito si Diyos-Diyosan kasi sa kanilang paniniwala, hindi yon Diyos-Diyosan. Kasi patron saints nila. Pero sa Biblia, makikita natin dito na ang dapat handugan natin, iisa lamang na Ama, iisa lamang ng Diyos. Ano ang dapat natin ihandog? Sabi sa Romans 12 man, offer your bodies as a living sacrifice. Holy, acceptable, and to God. Pag nakilala mo yung tunay na Diyos, ikaw ay obligado na mag-alay sa Kanya. Dapat ialay mo ang iyong buong buhay na banal. So yun ang kaibahan. Dito sa mga taga-Korinto, nasanay sila na mag-alay. Kaya tinuruan ni Apostol Pablo, hindi na dapat kayo mag-alay sa mga Diyos-Diyosan. Diyos dito sa langit, Diyos dito sa lupa, at iba't ibang mga Diyos kasi mayroon lamang iisang Diyos. Okay? So, dapat tayo bilang nakilala sa tunay na Diyos, nagkaroon tayo ng pag-asa, nagkaroon tayo ng buhay, wala nang dahilan na mag-alay pa tayo sa mga Diyos-Diyosan. Pangalaya natin yung tunay na Diyos na lumikha ng lahat, nagbigay sa atin ang buhay, at someday, siya ang kukuha sa atin pagdating ng Panginoon. So, ang katotohanan, mayroong iisang Diyos lamang na dapat natin sambahin. Hindi man yun nakikita, pero nararamdaman natin, nalalaman natin dahil sa pananampalataya natin. Nakikilala natin siya dahil sa kanyang mga nilikha. Nakilala natin siya dahil sa Panginoon Hesus Kristo. Nakilala natin siya dahil sa banal na Espiritu na siya ang nanahan sa atin. Nasabi ni Apostol Pablo, our body is the temple of the Holy Spirit. Yan lang po ang ating minsay. Manalangin tayo. Dakilang Ama, kami po yung nalain. Nagpapasalamat po sa tanghaling ito. Thank you so much, Lord, sa mga kabataan ito, sa aming family, na kami muli nagpatuloy sa pagsamba dyan sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Ito ang aming pinapanalangin sa pang-